Hello mga kapatid, mapagpalang hapon po sa inyong lahat, mapagpalang gabi, mapagpalang umaga, mapagpalang tanghali sa inyong lahat. Sa muli, ito naman po ang inyong lingkod, ang Batong Buhay Mutia Hunter Vlog. Nagbabalik naman po, yan po mga kapatid. Unang-una sa lahat, kung bago lang po kayo napadpad sa aking munting channel at mahilig kayo sa mga pampaswerte, agim at anting-anting, kanik-anik at iba pa ay pakisubscribe po, like at share nyo na rin sa mga kaibigan natin dyan na may paniniwala din sa mga gantong usapin. At kung kayo naman ay walang paniniwala, eh malaya po kayo makapaghanap mga kapatid. I-skip nyo lang po at malaya kayo maghanap ng mga video na nararapat sa inyo. At kung kayo naman ay mahilig, ay huwag na po kayong mahiyang mag subscribe, like at i-share sa mga kaibigan natin dyan na may paniniwala din. At pindutin na rin ang maliit na kampana upang sa ganoy handa tayo sa mga makita sa tuwing may mga bago tayong i-upload mga kapatid na mga video. Yan po mga kapatid, ito po ang aking mga paboritong gamit na nakalap. Ito po yung isa, ito po yung batong kamandag. Yan po mga kapatid, batong kamandag. Yan, yan po ay may ano pang ano, parang star na nakaukit dyan. Oh, ito ay pang-personal ko lang mga kapatid, sapagkat bira lang pong makita ito, sapagkat ito ay pangkalahatan at meron din itong bertud na kabalkunat. At saka yan, o, may nakaguhit pang ano, simbolo ng star. Yan, 1, 2, 3, 4, 5 star yan. At dito naman sa ibaba meron ding nakaguhit na star. Yan, kung makikita ninyo yan, may mga gabay. Yan, yan ang tinuturo ng ano, may mga gabay. Yan, yun dito, yan mga gabay, yan yung tinuturo ng ano, ating kamera. Yan, ito po ay pangkalatan at ito ay pangpalakas din ng gamit. Yan mga kapatid, at ito pong puting diwata. Yan, puting duwende. Yan, oh, nakasilip siya, tingnan niya mga kapatid. Yan, meron pa yung bata na akay-akay. Yan, o, oh, yan, yan sa, kung nakikita niyo yung bata, eh ito ay pangkalatang protection mga kapatid. Yan, o, oh, kung i pagano'n niyo mga kapatid, yan makikita natin yung ibong puti. Yan, o, oh, o, yun ang may wagang ibon. May wagang ibon mga kapatid, yun ang lakas. Kung kitingnan na natin dito sa ibaba, parang merong matandang gabay. Yan, o, kung nakikita ninyo, marami. Yan, marami ang mga gabay. Yun. At kung ganto naman natin, eh ano, ito ay mata ng ipo-ipo. Yan, paikot, ito ay mata ng ipo-ipo. At meron namang gabay dito mga kapatid. Yan, o, yun, nagpakita angas, para siyang musang. Yan mga kapatid, ito ay pangkalatang protection mga kapatid, pampaswerte sa mga taong may paniniwala. Ito yung ano, bagang ng kidlat. Yan, yan, o, isang uri ng bagang. Yan, o, nakatawa pa mga kapatid, o, yung gabay. Yan, tumawa pa siya. Yan, yun, nakita ng kamera. Ang kitlat ay pangkalahatang depensa mga kapatid. Ang kitlat mga kapatid, kung inyong mapapagana, ay kaya niyong tawagan ang kitlat. At ito'y nasubukan ko na mga kapatid sa pagtawag sa kitlat, at talagang malaahas talaga ang kitlat, at magugulat kayo mga kapatid. Hindi ko lang ipinapakita mga kapatid sa video, sapagkat
masilan po mga kapatid, hindi po ako yung tipong kung ano ang natutuklasan ko ay ibabagay ko na sa social media. Yung karaniwang nakikita niyo mga kapatid na ibinabagay ko, yung mga pangkaraniwan mga kapatid na nakikita natin sa iba, pero yung lakas na ng kidlat, yung nakikita natin na gumagana sa atin ay hindi ko na po ipinapakita mga kapatid, sapagkat yun ay sariling tuklas lang mga kapatid. You know, kung makikita niyo ang aura ng kidlat ay nag-spark part mga kapatid. Ito yung tumama sa niyog mga kapatid, at talagang patay ang niyog mga kapatid na tinamaan ito. Kung mapapaganaan ninyo ang kidlat ay kung tatawagin man ninyo at kung didinggin kayo mga kapatid ay talagang malaahas mga kapatid. Napakainit sa katawan at yung pandinig nyo ay abot sa kabilang kanto mga kapatid. Ito naman yung aking personal na mutya ng ngipin ng kalabaw na naging bato. Yan na. Ito po ipang personal ko mga kapatid, yung ngipin ng kalabaw na naging bato. Yan. Ito ay birang matagpuan mga kapatid. Yan, tinuturo ang mga ano kung nasaan. Yun. Yun. Lakas. Lakas ng gabay nito mga kapatid. Ito yung aking ano kahoy na naging bato. Yan. Kahoy pa yan. Tingnan nyo. Kahoy na naging bato. Yan. Kahoy na kahoy pa yan. Yan o. Ito ay sa kabal kunat at pampaswerte. Yan. Ang kabal kunat. Ito yung kahoy na naging bato. Yung petrified wood kung tawagin ng iba. Yan. Yan o. Ito naman yung ano dignam na naging bato. Yan. Yan o. Dignam na naging bato. Ito ay pangkalahatan mga kapatid na gamit. Yan. Kung makikita ninyo dyan, yan. Yun. Nagpakita. Ito'y dignam na naging bato. Yun. Wow. Nag-spapag mga kapatid. Ito'y malakas na gamit. Pangkalahatan. Ang mga gamit mga kapatid, kailangan nating alagaan ng dasal. Yan mga kapatid, kahit mga ordinaryong dasal basta galing sa puso ay talagang epektibo mga kapatid. Example, bibili kayo sa akin ng ano, yung kukuha kayong gamit eh, dapat nating ibahagi ng tama, yung hindi yung ano, yung ibibigay lang natin tong bawa may kumuha nito at sasabihin ko lang na ito, binasbasan ko na ito, pwede mo lang isuot. Pwede mo na itong isuot. At wala ka nang pwedeng gawin dyan. Mali po yun mga kapatid. Alam nyo naman mga kapatid na nanghihina din ang gamit kapag walang dasal. Yan ay alam na alam nyo mga kapatid. Pero naintindihan po kayo mga kapatid sapagkat ang minsan ang iniisip na iba, ng iba ay baka gamitin sa kalukuhan. Eh kawawa naman po kung sa kabutihan niya gagamitin sapagkat hindi niya alam kung paano niya pagganahin. Dapat din natin turuan, pero piliin din natin yung taong karapat dapat na, for example, sikyo. Yun, kung sikyo siya, dapat natin ituro mapalaki man ang kanyang limos o maliit, ay ituro natin ng tama para magamit niyo ng lubusan yung gamit. Hindi yung ano, sabihin natin na ito, binasbasan ko na, pwede mo nang suotin. Yan, pwede mo itong suotin at pwede mo nang wag dasalan. Eh, mali po yun. Sapagkat nagbibigay po ng lakas ay dasal. Yung iba nga, pinapablessing sa simbahan itong mga gamit. Kung galing sa ama ay talagang pwede itong blessingan sa simbahan mga kapatid. Yan. Pwede sa simbahan. Yung mga ano, mga elemento pwede nating gawing mga puting anghel, yun mga kapatid. Sapagkat mga puling angel yan eh.
yung mga fallen angel na nagbabalik loob sa Ama sa pamagitan ng tao sa paggabay ay makatulong sila sa atin at matulungan din natin silang makabalik dun sa langit. Yan mga kapatid, yan na po mga kapatid, sana po ay may natutunan kayo mga kapatid sa mga inaral na mga video po na ina-upload natin. Sana po ay kung may mga gamit kayo, sana ay gamitin sa kabutihan. At sa mga kapatid natin dyan na nagkakaalitan, respetuhin po natin ang paniniwala ng bawat isa mga kapatid. Kung tayo may mali mga kapatid, ay tanggapin po natin. Sapagkat katulad ko, yung sa amin mga babaylan ay iba-iba po ang pamamaraan ng babaylan sa mga gamot antinyero. Yan, may iba't ibang pamamaraan mga kapatid. Kung ano man ang kanyang paraan na napatunayan niya ay yun ang dapat, ay yun talaga ang gagawin ng isang antinyero. Kung sa iba naman ay iba rin ang kanyang pamamaraan, ay irespeto na lang para walang bangayan mga kapatid. Sapagkat ang mga kapwa natin nagbabangayan, mga manggagamot kontra manggagamot, anting ngiro kontra anting ngiro kontra manggagamot, mali po yung mga kapatid. Mas mabuti pa ata yung mga nag-aaral ng karon yung sa kaliwa, sapagkat nagtutulungan pa yung mga anting ngiro, nagkaroon ng mataas na kaalaman, ay nagbabangayan na yung nakalimutan na nila yung sinumpa ang tungkulin. Nagmamataasan ng mga kapatid, hindi na siya papayag na alipustahin. Yun po ay malaking pagkakamali mga kapatid. Hindi niyo na sinunod yung 7 palat alituntunin ng isang manggagamot or anting hero. Yun na po mga kapatid, sana po ay may naitulong ako sa inyo mga kapatid. Kung gusto niyo ng aking mga gamit, ay i-PM niyo lang po ako. Kung yung mga taong kumukuha ng gamit sa akin, ay ituturo ko ng tama kung ano ang kanilang gagawin, kung kailangan ba nila itong dasalan o hindi, pampalakas, pambuhay, kailangan po natin ituro yan. Sapagkat aanhin natin ang cellphone natin, kung daladala tayo ng cellphone tapos lubat, wala ding selfie ang cellphone natin kung lubat. Ganon din ang gamit. Kapag lubat ang gamit, kahit magmamakaawa ka pang iligtas ka nito, kung ito'y walang bisa talaga, di bang gutom na gutom, yung wala ng lakas, hindi ka na mailigtas talaga mga kapatid. Sapagkat kulang sa pag-aalaga at nasa pananalig din yan mga kapatid. Kung gaano ka taas ang pananalig nyo sa Ama, ay ganun din sa gamit. Yan po mga kapatid, shout out po sa inyo mga kapatid, sa mga kaibigan nating mga vloggers, solid supporters, mga bagong kaibigan, new subscriber, kapwa ko vlogger, mga sundalo, sikyo, mga OFW drivers, at kung sino ka man sa mundong ibabaw, shout out po sa inyong lahat. Ingat po kayo mga kapatid palagi, at galing magdasal araw-araw, at huwag nating kalimutang maghingi ng pasasalamat sa kunting blessing na ibinibigay sa atin sa bawat araw. Yan po mga kapatid. Ingat po kayo mga kapatid. God bless all po sa inyong lahat.